and kuha tayo ng rectangular viewport. So, ayan. Dali natin siya dito. So, ayan. So, click lang natin, guys. Then, hanapin natin yung floor plan. So, ang sabi dito is 1 is 100. So, ayan, guys. Meron na. 1 is 100. So, ayan. Then, ilock natin ito. Once na malock natin yung viewport, kahit anong gawin natin, hindi na siya magagalaw. So, nakafix na siya as 1 is 100. So, ito yung gawang drawing natin na karaan, guys. Mayroon tayong floor plan at mayroon tayong elevation plan. So, mayroon tayong front, right, rear, and the left. So, ito naman sa baba, ito yung reference natin na karaan sa paggawa ng elevation plan. So, sa hindi pa nakapanood ng video, so, nasa link din sa baba ang video. So, next. So, ang gagawin natin, guys, is kailangan natin siyang i-scale at ilalagay sa ating title block. So, sa iba, ang ginagawa nila is ginagawa na lang ng title block dito sa model. So, sa atin, guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-insert yung title block sa ating layout at yun na rin yung gagamitin yung file sa pag-print. So, for example, ayan, punta tayo dito sa ating layout. So, dito tayo, guys, mag-scale at dito natin i-layout yung ating drawing na galing sa model. So, first, punta tayo dito sa layout. Ito, guys, sa taas. Then, punta tayo sa paint setup. Then, i-modify natin. Then, itong paper size, guys, palitan lang natin ng A3. So, dahil yung A3 naman yung minimum na standard na paper size na in-accept sa building office. So, next is scale, guys. So, kailangan yung scale natin, guys, dito is naka 1 is to 1 lang. So, ayan. And, okay na natin, guys. So, goods na tayo. So, okay natin. And, i-close na natin. So, tanggalin lang natin, guys, ito yung existing. So, ito yung naka-default. Burahin na natin. So, the next step, guys, is kailangan natin lagyan ng title block. So, punta lang tayo dito sa insert. Ayan. And, insert. At, more option. Then, i-browse lang natin yung. So, ito yung title block. New sample title block na ginawa natin nakaraan. So, ito yung gagamitin natin. So, open natin. And, okay. So, yung base print natin, guys, is nasa kanto. So, ilagay lang natin dito. So, ayan. So, ito na, guys, yung ating template. So, mayroon na tayong title block at mayroon na tayong template. So, ang gagawin natin is, for example, is need nyo ng lagyan ng mga data. So, dahil naka-block siya at naka-lock, so, ang gagawin natin, guys, i-explode lang natin. EXPL na command for explode. Then, enter lang natin. Select lang natin yung kailangan natin explode. So, ayan. Then, enter natin. So, for example, guys, is palitan nyo na lang ng mga data. So, for example, is pangalan ng ano ng designer. Simply, ingeniero. So, lagay lang natin kung engineer ba tayo or architect. Then, address natin. The PRC, validity, PTR issued on and at saka tin. Then, project title. For example, is proposed 1-story building. And location, kayo nang bahala. So, yung client natin, for example, is Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Then, sheet content natin kung pang ilan ba siya. So, for example, guys, okay na tayo dito. So, next na gagawin natin is kailangan nating i-scale yung ating model papunta dito. So, gawa tayo, guys, ng level. So, for example, ito. Ayan. Dali na lang natin, guys, ito sa taas. So, baguhin na lang natin yung dimension. Yung font niya. For example, this is the floor plan. Lakayan natin, guys, ng konti. So, gawin natin 3.5. So, ayan.
copy natin. Then, sabihin natin dito is your scale. Sample natin is 1 is to 100. So, dali natin siya guys sa baba ng konti. Ayan. Then, copy tayo ulit. Dali natin dito. So, for example, this is... Ah, wait lang guys. So, copy natin ulit dito. Dali natin dito. Sabi natin dito guys is the front view elevation plan. Move lang natin. Pagitan lang natin guys. At saka dito is the right side view elevation plan. And this is the left side view elevation plan. So next guys is kailangan nating ilagay yung ating floor plan dito. So paano? So punta lang tayo dito sa layout and kuha tayo ng rectangular viewport. So ayan, dali natin siya dito. So ayan. So click lang natin guys. Then hanapin natin yung floor plan. So sabi dito is 1 is to 100. So ayan guys, mayroon na. 1 is to 100. So ayan. Then ilock natin ito. Once malock natin yung viewport, kahit anong gawin natin, hindi na siya magagalaw. So naka-fix na siya as 1 is to 100. So click lang natin dito sa labas. Then gawa ulit tayo ng rectangular viewport para dito sa kabila. Ayan. So dito guys is front view. So hanapin natin yung front view. So ito yung front view natin. And scale natin is 1 is to 100. So for example, ang gusto nyong scale dito is 1 is to 40 or 1 is to 50. So pwede din guys. So medyo malaki. Sabi natin is 1 is to 75. So the minimum guys dito sa ating drawing dapat is naka 1 is to 100. Or mas malaki siya. So for example is gusto natin ng 1 is to 75 at wala ditong nakalagay sa default. So punta lang tayo guys dito sa custom. And add mag-add lang tayo. Then sabi natin 1 is to 75. So the paper units must be 1 and the drawing units is palitan natin ng 75. Then okay natin. And okay. So for example dito guys is 1 is to 75. So hanapin natin yung. So ito na. 1 is to 75. So ito na siya guys. 1 is to 75. So ilock natin. So once nakalock. So hindi na yan siya. Mababago. So palitan natin dito ng 1 is to 75. So next. Another rectangular viewport guys. So dito. Ayan. So dito naman is the right side view. So ito siya. Zoom lang natin ng konti. Then set natin siya as 1 is to 75. So ayan na siya guys. Then lock lang natin. And palitan natin to dahil 1 is to 75 yung scale natin. So 1 is to 75 din dapat dito sa ating baba. Next, another rectangular viewport. So, dagdag lang tayo. Then, ang reference. So, papunta dito. Ayan. So, dito is the left side. So, ang left side natin, guys, andito. So, scale natin ng 1 is to 75. Ayan. Dali natin sa baba ng konti. So, ilock natin yung viewport natin so, para hindi na siya mabago. And 1 is to 75. So, for example, guys, gusto nyo siyang baguhin ng palitan ng 1 is to 100. Halimbawa lang. So, click lang nyo ulit yung viewport na to and i-unlock lang natin to. Then, palitan na ng 1 is to 100. So, ayan na siya. 1 is to 100 na siya, guys. So, balik natin, guys, sa 1 is to 75.
Dahil ito yung prepared natin at lock natin. So, ito na yung mukha ng ating drawing sa layout. So, ready na siya guys for printing. So, for example guys, is meron pa tayong kulang doon, yung rear view. So, for example, is marami pa kayong ilalagay sa layout. So, mag-add lang tayo guys dito. New layout. Add lang tayo. Then, kailangan natin siyang i-set ulit. Same sa ginawa natin sa layout 1. Or, ang mas madali guys, kung gusto nyo nang mabilisan, so, tanggalin lang natin to. Ang gawin lang natin guys is itong layout is mag-add lang tayo. So, right click lang natin, then move or copy. Then, check lang natin itong create a copy and check natin yung move to end. And okay. So, ito na yung layout to natin. So, palitan lang natin guys. So, tanggalin na natin to. Ito, ito, at saka ito. So, for example, marami pa kayong ilalagay dito dahil ngunit yung ating drawing guys is isa na lang yung kulang, which is the rear view elevation plan. Ayan. So, rectangular viewport guys. Dagdag tayo. And the rear view is andito. Ito yung rear view niya. So, 1 is 275 ang settings natin. So, ayan. And then, lock natin yung viewport. And palitan natin ng 1 is 275. So, ayan guys. So, ready na tayo for printing. So, baba natin guys. Makunti. So, ayan. So, okay na guys yung ating template. So, itong sheet content natin. So, palitan natin ng number 2 dahil naka second sheet na tayo. So, ayan guys. So, kung lalagyan naman natin siya ng dimension, so, napakadali lang. So, punta lang tayo sa home and click na natin itong dimension. So, for example, ito. So, naka-MM na agad guys siya. So, ayan. So, napakadali lang. So, kayo nang bahala guys sa paglalagay ng dimension. So, kung gusto nating i-set in 2 decimal places guys. So, punta lang tayo dito sa dimension. And dito tayo sa annotation. Then, ito kasi yung dimension. Click lang natin. And i-modify natin. So, punta tayo dito guys sa text. So, text height natin. So, kung okay na kayo sa laki ng text natin. So, palitan lang natin kung naliliitan kayo. Then, primary units. So, precision guys. So, 2 decimal places lang tayo. And, symbols and arrow guys. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin dito. For example, ito yung gamitin natin yung oblique. Then, arrow size. Gawin natin guys ng 0.75. Para medyo malaki ng konti. Then, okay na natin. Close na natin. So, ito na siya guys. So, kayo nang bahala dito. Maglagay ng dimension. So, sa layout 2. So, kayo na rin bahala dito. So, yun lang guys. So, sana is mayroon akong na-share sa inyo kahit papano at may natutunan kayo. So, next video natin guys is ituturo ko naman sa inyo kung paano i-print at paano export ito sa PDF. So, yun lang guys. Thank you ulit. And kita-kits ulit tayo sa susunod pa nating mga videos.